Hello mga kaprobinsya, may lakad tayo ngayon. Magandang araw po sa inyo. Wala tayo ngayon sa area 1, wala tayo sa area 2. Kahapon po, nagmamadali tayong umuwi kasama yung aso natin na si Max. Kasi si Max, masama yung pakiramdam niya. Noong una, pinapakain natin ng dog food, isuka lang. Tapos nagpakatay pa tayo ng manok para lang sa kanya. Ang nangyari, lumabas pa rin sa kanyang bibig yung pagkain na binigay natin. Hanggang umuwi tayo at hindi na siya kumakain. At dinila natin siya sa vet doon sa bais. Nabigyan siya ng lunas. May bakuna po na ibigay sa kanya, anti-suka. Tapos sumuka pa rin siya. Ang problema, yung gamot. Kasi yung unang gamot na hiningi ko, yung tablet lang. Pero napakahirap isubo sa kanya. Baka makagat tayo. So, pinapalitan natin ng syrup. Para series lang ang gamitin. Pumili pa kami ng cage para sa kanya. Yung magandang klaseng cage. Para ma-isolate natin siya sa ating mga aso. Tapos, mukhang wala namang ipikto. So, naisipan namin na ipadextrose. Dinala natin sa sabit doon sa bais. Ang problema, wala silang space doon para ipa-admit lang natin. At doon muna natin sana siya ilagay. Pero tumanggi sila kasi wala po silang area. Maliit po daw ang pwesto nila. So, Max, ngayon, oh, napaka-thumbline niya. Yan. Max! Maxi! Yan, kawawa si Max. At doon sa Dumaguete, makapili tayo kung saan natin gusto. At pag dating natin doon, ibigay natin lahat yung mga gamot na resita na ibigay ng ating doktor. Tapos iwanan muna natin siya doon sa clinic kung saan siya pwede. At pupunta tayo ng farm. Kasi kahapon napadeliver na po yung mga hollow blocks, siminto at sa kabuhangin. Gusto ko sana makapunta doon sa area to para makapagsimula sa aming bunker na gagawin para sa ating silage. Pero hindi pwede. Inuna ko si Max para magahapan siya ng gamot at para ma-dextrose siya. Kasi yung mga gamot na ibinigay natin gamit yung serens, ang nangyari po, ilabas lang, isuka lang para maisalba natin yung buhay niya. Sana po maisalba natin, dalhin natin siya dun sa Dumaguete para sila na po yung bahala kay Max. At puro na injectable yung gamot na gamitin. Kasi naawa po tayo sa ating aso. Medyo malayo po mga kaprobinsya at sacrifice po yung ginawa natin ngayon para sa kanya. Tumigil tayo sa pagtrabaho doon, hindi tayo nakapunta. Nag-text na ako kanina na magpasundo tayo. Kasi kahapon si Max na umuwi tayo, sinakay namin siya sa karusa. Ginawa po namin, may kuna po kami doon. Tapos nilagay namin siya sa kuna at ikanarga sa karusa para hindi siya mabasa ng tubig at hindi siya mahirapan sa paglakad. Yan po ang ginawa namin kahapon. Kasi po, pag i-dextrose natin si Max mga kaprobinsya tapos nandun lang sa bahay, wala pong makabantay sa kanya. Kailangan pong bantayan pag i-dextrose natin si Max. Baka mabalik yung hose or magalaw niya. So hindi pwede pag sa bahay lang natin siya ilagay. So pag doon siya sa clinic, so sila na yung magbantay kay Max, magbayad lang tayo kung magkano. Kahapon po ang gastos namin ay nasa 15,000 na, kasama yung cage na binili natin para sa kanya. Kasi yung mga gamot para sa aso medyo mahal po, parang tao din. May mga antibiotic po na binigay. Okay lang sana pag hindi lang niya isuka. Pero problema, isuka lang niya. Kagabi po, nasa bahis po tayo natulog. At ngayon, punta tayo ng Dumaguete. Nasa 36 kilometers siguro from bahis to Dumaguete. Hindi po sigurado, more or less 40 kilometers. Doon sa area to mga kaprobinsya, marami tayong gawain doon. Pagpagawa po tayo ng extension na kubo para sa ating baboy, para sa ating inahin. Unahin namin yon kasi malapit na silang mga anak. Wala tayong mapaglagyan ng mga biik. Wala
sila masilungan pag may ulan. So kahit free rains lang ang yung mga bike natin, pero ang gagawin natin, kailangan na may silungan sila para pag may ulan, doon sila sumilong sa kubo na ang gagawin natin. At pati yung camping natin, hindi pa tayo nagpagsimula ng extension sa kanilang kubo. Kasi ngayon, unahin namin yung bunker para sa silage na imbakan ng napier. At dumating na kahapon yung ating X-Raider nandun sa Yongon. So next week, dalhin natin doon sa area to at pwede na nating i-chop yung mga pagkain nating malaga. Pwede na tayong gumawa ng pagkain para sa ating baboy gamit yung madidiagwa, kasi may nakita din tayo sa YouTube na yung pinapakain niya yung dahon ng madidiagwa. Tapos yung mga ano, yung mga kamuting kahoy, subukan ko na i-chop gamit ng ating shredder. So napakadali lang yung trabaho pag may mga gamit tayo. Pero matagal ko na pong pinag-isipan na bumili ng shredder. May shredder tayo doon sa Ayungot. Ang problema doon, 5 horsepower yung motor. At mahina yung kuryente doon sa area to. Walang transformer. Baka po hindi kayanin ang ating kuryente yung ating motors na 5 horsepower. Tapos para lang yun sa kangkong. Kaya bumili tayo ng shredder. Wala akong ibang paraan na naisip mga kaprobinsya para mapabilis yung mga trabaho na aking mga kasama or hindi na sila mahirapan. Wala akong ibang naisip except sa shredder or gagawa tayo ng silage. Na-explain ko na po sa inyo sa una nating mga video kung gaano lang kasimple pagpapakain pag may mga silage na tayo. Kahit isang tao lang, pwede na. So sana po maging success po yung mga project natin doon sa area to. Kasi marami nagsabi na mag-upgrade tayo sa ating mga alaga. Yan na po ang palagi ko iniisip, pero kulang pa tayo sa mga napier. Kaya hindi muna. Pag magkagawa na tayo ng silage, tsaka na tayo bibili ng mga hybrid na baka. Kahit dito lang sa Negros tayo mag-ikot. Dito lang tayo sa Negros maghanap ng mga hybrid na baka, yung mga galing sa AI or artificial insemination. Mga magagandang klase 'yon, lalo na doon sa Bakong part ng Dumaguete. Napakaganda ng mga baka nila. At si Max mga kaprobinsya oh. Yan. Max. Maxi. Ngayon po, parang ginawa na namin ang lahat para kay Max. Pero pag ano yung mangyari, wala tayong magawa. Nakakalungkot ang isipin. Masama yung isipin natin. Pero sana naman maisalba pa natin si Max. Pero sa tingin ko po mga kaprobinsya, mukhang may lakas pa rin siya. Diba Max? Maxi! Maxi! Natulog na si Max. So hindi mo natin distribuhin. Nasa Dumaguete na tayo mga kaprobinsya. Yan po yung City Mall. Shout out po sa ating mga silent viewers dyan sa Dumaguete. Na traffic. Malapit na tayo sa clinic. Pero si Max oh. Hello Max. Hanap pa tayo ng clinic na pwede natin siya doon i-admit. Basta hybrid na aso mga kaprobinsya, napakadaling magkasakit. Hindi katulad sa ating mga native na aso doon, walang problema. Hindi kami nakakita na nagkaroon sila ng sakit. Si Bunbun at si Yamyam, pati yung mga manak nila. At sana naman makarecover siya para makabalik naman tayo sa ating trabaho doon kasama si Max. Hello Max. Maxi.
hapon nang nandun kami sa clinic, ako lang po yung pwedeng humawak sa kanya, hindi siya mapahawak ng iba. Nandito na tayo mga kapitbahay sa clinic ni Sir Baro. Yan, no? Si Sir Baro at isa sa ating mga silent viewers. Yan. Dati ko na siyang suki, dati pa sa ating mga aso na si Connor at si Mateo. Siya po yung suki natin dito. At ngayon, dito naman natin dinala si Max. Yan si Max, oh. Naka-dextrose na. Yan, oh. Silent viewers natin. Isang karangalan po na may silent viewers tayo na isang doktor. Yes. I'm one of the followers of Jiggers Villacorta YouTube channel. This guy is a good guy, a good example. He's a good, a big credit to the people of Mabinay and Ayumon area. Tama sir. Yes. At may bahis pa. Yes. Thank you sir, thank you. Nandito tayo sa Baro Veterinary Clinic. Located at North Road, Daro, Dumaguete City. Yan si Max, oh. Max, you are safe now. Max. Yan. Habang nagbakuna si sir, oh. Nanood siya ng ating video. Sir, maraming salamat sir. Yes, Jigger. Jigger is a friend of mine. Kompleto po siya dito mga kaprobinsya. Sa mga kaprobinsya natin dyan na taga Negros or Dumaguete, from Ayumon to Dumaguete, nandito po tayo sa Baro Veterinary Clinic. Kompleto yung mga kwalito. Mahimanan sa aso. May mga dog food. Yan o, kumplito. Sita ko ni Mudigir ha. Pair. One of these days, sigira po one of these days, pero... Maraming salamat sir na pinahantulutan mo ako na mag-video. Yes, ito ngayon ay naglalagay tayo or dinidextrose natin ang aso ni Jigger kasi masyadong dehydrated at masyadong mataas ko ganyan. Ay, nilantan sir? Yes. So hopefully baka makalabas ito within the week. We will see the next few days time. Okay. Kung ano yung magiging takbo na kanyang reaction sa mga gamot na binigay natin. Hopefully, makagawin ito. As soon as possible. Sige po, kuhanin mo ane. Kada alos, kada adlaw mo. Yung kuhanin mo. Oo ba? Yan po si Max mga kaprobinsya, oh. Yan. At napakaganda yung case ni Doktor. Oops, Max, diyan ka lang ha. So si Max, yeah. Nag-IV na. So mamaya, kukuha na natin ng dugo for lab exam. Ipetest natin yung kanyang dugo, yung kanyang stool sample, yung kanyang fecal droppings. Ipetest natin mamaya to know or to determine kung mayroon ba siyang parasitic infection or ito naglalaway, oh. So, laway siya, no? May drooling of saliva, which, for the meantime, ina-stabilize pa namin yung kanyang condition. So, later on, i-test na namin. Okay. Maraming salamat. Ito, mayroon din mga pasyente rito. Iba na naka-confine. Yan, no? Ito kasi dito na confinement na area namin is ito yung non-infectious ward. Ito yung mga pasyente na ang mga sakit nila, yung mga sakit nila ay hindi transmissible from one dog to another dog.
Mayroon kasi tayong ibang confinement area, yung isolation ward natin. Ah, okay. Yung aso natin mga kaprobinsya, iwanan natin dyan. Iwanan muna natin kay sir. Siya muna mga alaga. So, siya nang bahala. So, later on, I will inform Jigger para malaman nila, malaman din ng mga viewers ni Jigger na kung ano yung naging sakit ni Max, ano yung naging treatment plan natin, ano yung naging diagnosis natin, and then hopefully baka maiuwi natin ito si Max by Saturday or maybe pinakamatagal is Monday. Depending on the response of Max to the medications that we will be, kasi mataas yung kanyang lagnat at saka dehydrated na. Ah, okay. So, Jigger, thank you for the trust. Thank you for giving us the opportunity na gamutin yung aso mo. This is an honor to us with my team here, with Wilbert, with Clark, with Anthony, na binibigyan mo kami ng chance na makapagbigay, makatulong sa iyo at magamot namin si Max. This is a big honor because follower din kami ng mga videos ni Jigger. At yan saka po, likewise, yung mga viewers ni Jigger sa YouTube. Jigger is a good guy. I see it from him. I-follow nyo lang yung kanyang mga video na ina-upload sa YouTube. Kasi yan talaga yung kung ano yung ginagawa niya, yun din yung pinapakita niya in real life. Maraming salamat sir. Thank you so much. Thank you. Isan niyo po mga kaprobinsya, oh, ito po yung record ko dati. Yes. Yan. Oh, record yan, ni yan. Connor at ni Mateo. Oh, yan. Yan. Kaya way back in April of 2019, yan. Jigger ay client ko for the last 3 years. Sir, again, Jigger, thank salamat, you so much. Sir. Okay. Sige. Salamat. Galing na tayo sa clinic mga kaprobinsya at ngayon nandito tayo sa auto parts. Bibili tayo ng stand bolt para sa ating elf kasi yung kanan at saka kaliwa kulang ng isa at tiniis lang natin gaman tinilra kasi hindi pa tayo nakapunta dito sa Dumaguete. At ngayon sinamantala lang natin na bibili ng pizza para sa ating elf. Mga silent viewers natin mga kaprobinsya oh, sa HBL Auto Parts. Nahihiya sila na videohan natin. At isa lang yung nabili ko sa left side lang po. So punta tayo sa ibang auto parts baka makahanap tayo. Akala ko po walang makakilala sa atin dun sa loob pero kilala pa rin tayo nila kahit naka face mask tayo. Pagkatapos natin dito umuwi na tayo doon lang tayo sa bahay kakain tapos dumiretso tayo sa farm kasi si Max nandun na dito tayo sa ibang auto parts parte dito. Ganito po yung hinahanap natin oh. Pero left and right sana yung mabili natin. Doon sa kabila ay left ra yung meron yung available nila. So ngayon dito maghanap tayo ng right. Nakabili na tayo mga kaprobinsya. Ito po oh, may left and right sila pero magkaiba yung presyo. Doon sa kabila 150 yung bawat isa, dito 60. So uwi na tayo. Pero yung pakay natin dito, si Max. Si Max po. Pero magaan na yung pakiramdam natin ngayon. Kasi nandun na sa clinic si Max. Pag makarecover na si Max, by Saturday po, makuha na natin siya. Pero pag medyo hindi pa niya kaya, Monday na natin siya kunin. Yan po mga kaprobinsya oh. Nadaanan ko yung kaklase ko dati. Pinasakay ko dito para kakain kami. Kakain tayo ng mga masarap na pagkain. Ngita tag bulad din raw, ay bulad din Dumaguete raw. Kakalabas lang yan sa kanyang trabaho. Kaya minsan lang kami nakita dito.
mabuti na pag magkita kami sa isang bisis sa isang taon. Di ba, pre? Oo, dyan. Kumpare ko to, ay, nakalimutan ko. Si kumparing Ibing. Balaw, eh, ma. Balaw. Asa man ta mo? Sulod na ta si Liman. Sulod si Liman. Dire, bawal na ta. Mag-on mi ron, eh. Mag-date nito, ha? Kapobinsya, ito yung ulan namin ngayon, oh. Tanghon. Isda. Pichong kawali siguro to. At ito po, baka. Kinsi daw ang pangalan. Yan. Bird, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kain na po. Nasi ko. Tagal na namin kita-kita. Pepe. Pero sa tingin ko po, hindi namin dumukubos sa dami na pagkain. Basta na inip eh. Puto pa. Master Marabi. Si Perfect. Trillio. Bangers, bangers, mukbang haydas. Maganda po dito, tahimik. Dami, oh. Baka, pero baka na may langka. Ginsi daw tawag. Aala? Kansi. Kansi? Anong dito mo na kansi, pre? Sinuwi na po ng mga bawat? Ano ang istorya nila? Parang sinigang na baka. Hindi kusog. Ang nailunggo ba? Hindi ko na kaya, oh. May natira pa, marami. At saka yung itong balik, oh. Nag-control tayo sa baboy. Ay, mama, baboy. Control, basta wala. Wala po mga kaprobinsya, oh. Busog na po kami. Salamat, salamat. May take out pa kami. Take home kasi hindi namin naubos. Diyan Ray, salamat. Ba? Sige. Time in. Mo ka na kapre. Ingat, eh. Ingat. Mo log in na kapre. Log in na. Mo log in. Yan, sunod cheater eh. Nabalik na po di ha? Yan, mo parking ko di, sunod ko. Oh. Ha? Lang tao lang. Ha? Pasok muna tayo sa loob. Uwi na po tayo mga kaprobinsya.
saglit lang tayo doon sa pinagtrabuhan naging kaklase ng aking classmate sa college, si GDB Haluag. Siya po yung head auditor sa kanyang pinagtrabuhan. Padaan muna tayo ngayon sa bahis, tapos dumiritso tayo doon sa area to, kasi may mga trabaho tayo doon na nangangailangan sila sa atin. Yung extension na ipagawa natin sa kulungan nating baboy, hindi nila alam kung ano ang sistema. Kaya sigurado tayo na naghihintay pa sila sa atin kung ano ang design. At mahirap tayong kumuntak doon sa kanila kasi walang signal doon. Na sacrifice po natin ngayong araw dahil kay Max. Pero napakaawa naman, paghayaan na natin siya na hindi pagamot or hindi pa dextrose. Kahit na medyo malaki yung mabayad natin, mabayad natin, pero at least ma-isalba natin yung buhay ng ating alaga, kasi parang friend na natin siya. Siya po ang palagi kong kasama kung saan ako magpunta. Kahit pumunta ako doon sa Area 1, kasama ko siya. Except lang kung hindi makapasok yung sakyan natin doon, iiwan lang natin siya sa bahis. Pero pag makapasok yung sasakyan natin, palagi siya natin kasama. Kaya nagkakalungkot pag may mangyayari na masama sa kanya.